Tayo po lahat ay tumayo. All right, let's give a warm welcome to Pastor Ruther Urquia. Ayan. Show some love. Come on. Hallelujah. Thank you, Pastor Ruth. I love you, pare. Hallelujah. Pray tayo. Ayan niya. Pray tayo. Lord, thank you so much. Thank you. Our sincerest gratitude to you, Lord God. Allow this moment in the program, Lord God, for us to really delve deep, Lord God, into the meaning of your love for us. Remind us, Lord God, of your unfathomable love for us, Lord. Thank you, Jesus. Mag-enjoy po kaming lahat sa presence mo. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Class, you may be seated. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Ruther. Kamusta po? Ito naman si Pastor Rum. Maka super humble, super foggy. Yung super foggy lang. Super humble. Kasi ang hirap na pag sinasabihan ka ng humble na hindi mo alam kung i-deny mo o tatanggapin mo. Kasi pag tinanggap mo ang yabang mo, pag dininay mo, sinungaling siya. Ang hirap, no? Diba? Pero Pastor, magtayo po tayo. Organisasyon ng mga humble. Tapos magrarally kami. Humble kami. Humble kami. Ay, si Pastor Ruth, grabe power pag nakakasama ko talaga. It reminds me, na-imagine ko si Jesus, malamang-lamang close sa ganitong personality. Ganyan si Jesus eh, wasak. Yung pagtumayo sa tao, ah! Ba, akala nyo si Jesus laging ano, hindi makabasag pinggan, yung ganun. Hindi makabasag pinggan, pinagtataob nga yung mga mesa sa temple, di ba, nung nabadrip siya minsan. Diba? Mga bastos kayo, di ba? Siguro ngayon dito si Jesus na buhay personally, siguro minsan magwawala yun. Sabi niya, ano? Facebook kayo ng Facebook! Sa Bible, wala kayong time! Ganun ho si Jesus. Kaya yung iba kasi hindi sila makarelate kay Jesus kasi akala nga nila parang malaki na naman. Lagi na lang super nice. Although he is super nice. Super, super. Wala pang mas na nice kay Jesus. Pero Jesus is also furious. In fact, his love for you is furious. Hindi si Mike Enriquez ang original ng hindi kita tatantanan. Si Jesus ho. Intindihan nyo? Sige, pumikit kayo sandali. Isipin nyo yung buhay ninyo dati. O sige, dumilat na kayo. O, di ba? Hindi ka tinantanan ni Lord, kaya nandito ka, di ba? Di ba, di ba, di ba? Di ba? Hindi rin ho si Bruno Mars ang original ng Just the Way You Are. Si Jesus ho. Di ba? Ha? Diba, gustong-gusto ng Jesus, ganyan, natutuwa ako dito sa church na to. Pwedeng mag-t-shirt kahit Sunday service. Yay! This is me! Hindi ako naka-leather shoes, yay! Kasi nag-iiba ugali ko pag naka-leather shoes ako eh. Hindi ko alam, no? Tapos basta tuwan-tuwa ako pag nakaganto, tapos pwede ako mag-minister. Nakakatuwa. Kasi, tinan nyo, my ministry, I would like to call it the ministry of humor. Everybody say, humor! What are the odds, no? The word humor is very close to the word human. Did it ever occur to you? Humor, human, humor, human. No? Diba? Two letters lang, no? Yan, alam niyo hindi naman kompleto ang humanity kung walang humor. Alam niyo, sino naniniwala na si Lord may sense of humor? Taas po ang kamay. Taas ang kamay. Okay, good, good. O, yung iba po hindi nagtaas ng kamay. Sino po hindi naniniwala? Taas ang kamay. Sige po. Sino po walang pakialam? Taas ang kamay. Iniisip natin, particularly the modern Christianity, iniisip natin, pag nakakatawa, hindi seryoso. Pag nakakatawa, hindi seryoso. Alam nyo, karamihan ng mga comic materials sa buong mundo, hindi yung comic na comics, ha? Ibig sabihin yung humor materials, like yung mga sinusulat nila Adam Sandler, sinusulat nila Chris Rock, yung mga magagaling talaga magsulat. Kaya effective sila, kasi totoo. Nakakatawa ang isang bagay na ipresent ng isang humorist kapag totoo siya. Pag hindi siya totoo, walang makarelate. Kasi hindi natin maintindihan, hindi totoo eh, inimagine lang eh. Intindihan nyo? Pag totoo, mas totoo, mas nakakatawa. Napansin niyo, lalo pag political jokes. Diba? Diba, mas totoo, mas nakakatawa? Diba yung pork barrel? Diba, ang daming jokes tungkol sa pork barrel? Totoo eh! Diba? Diba? Ang pogi ko, ang pogi ko, ang pogi ko, ang pogi ko. Nakita niyo, tawanan kayo? Totoo eh! Hindi, cute lang ho ako. Di ako pogi. Cute lang. Pogi si Pastor Ru. Tapos si Pastor Anthony, guwapo. Ako cute lang. Alam niyo yung cute? Mga boys, pag sinabihan kayo ng cute, ang ibig sabihin ng cute sa Filipino context, ha, na-discover ko lang. Talagang iniisip-isip ko. Ang ibig sabihin ng cute, kapag Pinoy ka, tapos sinabihan ka ng cute, lalaki. Ang cute mo naman, Brad. Ganun. Pag sinabihan ka ng cute, ibig sabihin ng cute, yung halimbawa, ito yung pagiging guwapo.
Yan yung pagiging gwapo. Tapos cute ka. Parang ganito nangyari sa'yo. Yung konti na lang, gwapo ka na. Hindi mo naabot. Pero konti na lang. Andun ka na eh. Kinapos ka lang ng konting-konti. Di ba? Yun ang cute, di ba? Halimbawa ako, kung naging 5'7 ako, gwapo na ako. Kaya lang 5'5 lang ako eh. Di ba? Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Parang itong taong to, ang liit ko, napalaki lang, gwapo sana, di ba? O kaya naman, ito. Kaya yung mga sabi, ang cute daw ni Yao Ming, hindi ito si Yao. Ibig sabihin ng cute, small eh. Na, tinan nyo sa dictionary, cute, small. Ibig, one of the meanings, no? Huwag nyo tabagin cute si Yao Ming, tsaka si Asita Olaba, mali yun. Okay. Tapos, as humor is so important. Laughter, di ba? Humor, laughter, di ba? Laughter. Sabihin nyo laughter. Sabihin nyo joy. Dito sa buhay, kailangan natin, the joy of the Lord is our... Pag namatay ka, pagdating mo sa langit, una rin sasabihin sa'yo ni Lord, no? If you have lived with Him, if you have walked with Him, sasabihin niya sa'yo, pagdating mo doon, sasabihin niya, come, my good and faithful servant, share the joy. Share the joy, not the treasures. No, share the joy. Joy is quite a big thing for God. You know, it's a big deal for Him. In fact, it is so much a big deal for God that He named one of the three patriarchs of faith laughter. Remember? Abraham, Isaac, and Jacob. Every time they would say, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Abraham means father of many nations. Jacob means leg puller. He was pulling his brother's leg when he came out into this world. Diba? Nung pinanganak siya, hawak yung sakong ni Esau. Leg puller, ibig sabihin ng Jacob, kaya pinalitan, ginawang Israel. Kasi ibig sabihin ng Jacob, mandurugas eh. Dinudugas niya yun. Oh, ibig sabihin ng Isaac, laughter. Kasi nung sinabi ng angel, where's your wife, Abraham? Tapos sabi niya, same time, next year, your wife will have a baby. Tapos natawa si Sarah, kasi matanda na siya eh. Narinig nung angel, kahit ang layo, sabi nung angel, where is she? Bring her here. Tapos nung hinarap doon, sabi niya, Sarah, same time next year, you will have a baby. And you will name him Laughter. And you will name him Isaac, because you laughed. Tapos sabi ni Sarah, no, I did not. Ang tigas ni Sarah, no? Kausap angel, nagsisinungaling. I don't know. Buti hindi siya kinidlat anong angel, no? Kausap mo, alam niya na angel yun, nagsisinungaling mo siya. Tawa. Kaya every literally, when you say God of Abraham, Isaac, and Jacob, you are saying God of the father of many nations, God of laughter, God of the leg puller. Which proves that God is no respecter of person. Itong tatlong generation, iba-iba, oh. Naintindihan nyo? Iba-ibang asal. Lahat love ni Lord, mga patriarchs of faith. Pag tinagalog mo, Diyos ng ama ng maraming bansa, Diyos ng tawa, at Diyos ng nanghihila ng paa. Tandaan niyo yan, ha? Isaac means laughter. Okay, kung naghahanap kayo ng laughter sa Bible, nandun lagi. Tuwing sinasabi yun, nandun laughter. It means laughter. In fact, sobrang natuwa nga si Lord eh. Diba? Bakit? Yung expression ng doubt ni Sarah, hindi niya minasama. O dahil nagda-doubt ka sa akin, sige, tawa, ipapangalan mo dyan, tawa. Hanggang ngayon. Ang tagal ko ng Christian, lately ko lang na-realize, yung sasabihin mo yung kay Lord, tuwing magpipray ka, sinasabi mo, God of God ng Diyos ng tawa. Ha? Huh? Masarap kaya tumawa? Iba-ibang klase lang ng tawa. Iba sa inyo, mga demure. Tapos iba-iba rin ang brand ng humor. Si Lord may sense of humor, ang Diyos may sense of humor. Sino naniniwalang meron? Taas ang kamay. O yung mga hindi, o yan, konti lang nagtaas. Yung mga hindi na hindi naniniwala na ang Diyos may sense of humor, tingnan niyo po katabi niyo. Meron, di ba? Ang sama na ugali ng iba, lakas tumawa. Tao yan, uy. Si Lord meron sense of humor. Meron. Nakaka-stress kaya maging Diyos? Nakaka-stress maging Diyos, no? Basahin niyo yung writings ng prophets. Ang daming outburst of emotion ng God the Father doon kinikwento niyo sa prophet. I-rephrase ko, ah. Hindi ko na alam gagawin ko sa mga taong yan. Ginawa ko na lahat. Ang titikas ang ulo. Nakaka-stress maging Diyos. Kay Obadiah. Di ba? Sabi, ikaw Israel, minahal kita. Nilagay sa pedestal. Anong ginawa mo? What? Yes, amen, Lord. Minahal kita. Ikaw lang minahal ko. Anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ako. Sumasamba ka sa ibang Diyos. Nilagay kita sa pedestal. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa pedestal. Di ba? Intindihan nyo? Nilagay ka sa Lord ng pedestal. Alam mo yung salitang repent? Ano yung ibig sabihin? Repent? Di ba pag pumipindot ka ng elevator sa building, merong penthouse?
Nasaan yung penthouse? Nasa pinakataas. Ang ginagawa natin mga tao, nasa pentay, bumababa tayo. Gusto ni Lord, magre-repent ka, babalik ka sa taas. Baba ka ng baba, gusto ni Lord doon ka sa taas. Intindihan nyo? We have forgotten how happy it is to be a Christian. Nakalimutan natin. Akala na natin kasi pag magpapakabanal, magpapakabagal. Ito ang sama ng tingin sa akin, puging-pugi sa akin to. Sabi nyo, akala natin naman mga bata pa tayo, pag magpapakabanal, magpapakabagal. Ang nanay ko nga, tinuturoan pa ako. Pag nguya ka, huwag mo ibubuka ang bibig. Okay naman, tama naman yun. Pero akala natin tuloy, ang Diyos ganun, lagi siyang mabagal, lagi siyang malumanay, lagi siyang ano, mamamatay ka na, malumanay pa rin siya. Wala. Hindi ganun. Magulang natin si Lord. Parent natin si Lord. Yung mga parents dito, taas ang kamay. Taas ang kamay. May tanong ako sa inyo. Diba, pag kayo ang issue, kayo. Pag ikaw ang issue personally, diba ang dali tiisin, diba? Di ba ang dali i-contain? Di ba nakakapagpigil ka? Di ba pag may umaway sa'yo, ang dali pigilin, di ba? E pag yung anak mo? Hindi, di ba? Ayan, ano? Hindi, di ba? Di ba? Kanina nga umaga, sinabi ko, alam ba, si pastor, alam ba, at sino po, ate, ikaw. Parent ka na po ba? Okay, sa Tagalog, magulang ka ba? Okay, yan. Di ba, tapos may lumapit sa'yo, di ba, na-insecure sa'yo, sinabi, sinasabi ka, ang pangit mo. Ano pangalan mo, ate? Joke lang, ano pangalan mo? Pam, di ba? Pam, ang pangit mo. Sasabihin ni Ate Pam, pangit ka rin! Hanggang ganun lang, niya makikipagsabunutan. Ha? Pero kung yung anak niya, ganyan na, kasama sa pageant sa school, ganyan. Tapos yung isa din, may anak din. Di ba ganyan mga nanay eh, nagpapakontesa ng anak, di ba? Kulang na lang ipaghamara. Ganun yung anak eh. Mas magaling! Di ba, andyan, no? Tapos pag sinabi ako, huh? Wala naman sinabi ang anak mo? Ang pangit! Ano gagawin ni Ate Pam? Ano gagawin mo? Pag ginanin yung anak mo? Ayan, no, sabi niya, ay. Ang ganda sa ano, no? Ay, ano gagawin mo? Ay. Ayan, nagmaganyan-ganyan, no? Ha? Sinabihin yung anak mo, biniisa mo, mahal na mahal mo, wala, ano, hindi mo pinapadapuan sa langaw, tapos sasabihan ng pangit! Bakit? Artista ba? Artista ba? Sino ka? Hayaman mo, ah! Pumunta ka impyerno. Kasi anak mo eh, big deal sa'yo. Big deal sa'yo. Kaya kayo mga kabataan, pag pinapakialam kayo ng magulang nyo, intindihin nyo, magiging magulang din kayo. Intindihin nyo, pag hindi sila nakialam sa inyo, eh di wala silang pakialam. Eh di hindi kayo mahal. Diba? Tsaka yung mga magulang nyo, turuan nyo mag-Facebook. Kaya naman, no? Kaya lang nagpi-Facebook eh. Tsaka turuan nyo mag-text. Diba? Napakalaking bagay kay Lord ng humor. Gusto ko maintindihan ninyo. Bakit? Kasi para maramdaman ninyo yung humanity ni Lord. Yung pagiging tao ni Lord. Bakit? Kasi pag hindi mo yan na-absorb bilang tao, hindi magiging effective yung relationship mo kay Lord. Tayo lang mga Christians po ang may Diyos na Diyos tapos tao rin. Tayo lang mga Christians. Tayo lang din mga Christians na baliktad ang pananampalataya natin sa lahat ng mga world religions. Ang mga world religions, ganito ang setup. May mangyayari sa langit, maapektuhan tayo dito. Ganun lagi. Mangyayari doon, maapektuhan tayo dito. Yung Greek mythology, which was a state religion during its time, di ba? Pag kumikidlat, ano doon nangyayari? Si Zeus nagbabato ng ano? Di ba? Nang sisibat si Zeus, kaya kumikidlat dito. Di ba? Nag-away-away yung mga Diyos doon, kaya bumaha dito. Ganun. Tayo mga Christians, baliktad. Sabi ni Jesus, pag may tinali kayo dito, ano mangyayari? Itatali sa langit. Pag may pinakawalan kayo dito, baliktad! Dito muna, tapos nangyayari. Ang galing, no? Galing, no? Nakadepende dito. Kaya nung si Jesus pinanganak dito, nagkagera-gera na dun eh. Balik, dito nangyayari, big deal tayo kay Lord. So, ginanon niya yung setup. Tapos si Lord, natatay ni Jesus. God the Father. Ang laki ng pagiging ano niya, yung personality niya, tao. Sabi niyo mga tao, explain ko sa inyo kung anong tao, ha? Okay? Wala akong camera. Halimbawa, may picture ako. Picture. Pinicturean ako. Tapos ito yung picture ko. O kaya, statwa ko yan. Kinopya sa akin. Okay? Kamukha ko. Sana ganyan ako kapayat. Kaya hindi ko masuot yung white t-shirt, Pastor Ru. Lumalabas yung ab ko eh. Ab, isang pirasong ab. Okay? Yung mga hindi yung makaintindi bukas habang nag-almusal kayo, maintindihan nyo yun. Ayan! Sino yan? Statwang yan. Sino? Si Ruther. Si Ruther yan? Oh, si Ruther. Sino si Rizal? Yung nakatayo doon sa luneta, sino yun? Si Rizal. Sino yung nakalibing? Si Rizal. Sino tunay na Rizal? Ha? Yung kinopya, yung pinagkopyahan?
Ha? Yung pinagkopyahan. Saan kinopya tao? Sa Diyos. Sa Diyos kinopya tao. Sa Diyos kinopya ang tao. Kung meron man taong-taong pinakatao sa lahat, Diyos yun. Yun ang Diyos. Dahil yun dapat ang tunay na tao. Naintindihan nyo? Kaya ang hirap magpakatao. Ang daming tao, hindi asal tao. Kasi hindi lang naiintindihan kung saan sila kinopya. Di ba? Di ba? Kaya sabi ni Jesus, ako ang tao na nagsasabi sa inyo. Kasi doon sa mga kausap niya, siya lang nag-iisang tao doon. Puro hipokrito lahat eh. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Galit ba kayo? Ha? Parang gwapong-gwapo kayo sa akin ah. Hindi ko kayo masisi. Sobrang important, naintindihan nyo ba sa si Lord may sense of humor? Settled na ba tayo doon? O explain ko pa. O explain ko pa. Last ah, last. Ang Jewish humor, ang nakakatawa sa mga Hudyo, exaggeration. Ang tawag dyan, humor brand. Humor brand. Okay? Naiintindihan ng mga humoristo. Kahit i-Google ninyo, pag-uwi nyo, type nyo, Jewish humor. Okay? Ang nakakatawa sa ating mga Pinoy, put down. Sadly, yun ang talagang effective sa ating put down. Ano yung put down? Yung binabatok-batukan, di ba? Nilalait-lait. Pag may nadulas, natatawa tayo. Basta put down. Obserbahan ninyo lahat, mga bumibenta sa TV, puro put down. Di ba? Di ba? Ewan ko. Gawin nila sa ibang bansa yan, gilitan sila ng leeg dun. Di ba? Di ba? Sasabihin nyo, lalo yung mga stand-up comedian sa mga bar, di ba? Ano, lalait-laiting ka. Gawin nila dun sa ibang bansa yan. Lalo sa Saudi. Hindi ka na makaka-uwi. Nasa kahon ka pag uwi mo. Bakit? Iba nakakatawa dun. Iba nakakatawa sa atin, di ba? Di ba? Nakakatawa sa atin, put down, kahit na Christian, di ba? Pag may nadulas, bang! Tawanan. Pag yung mga babae na disgrasya, ibang klase yung babae. Pag babae na ano, pero basta huwag lang yung morbid, hindi yung nagkahiwahiwalay. Ha? Pag babae na dulas, bang! Pag may mga kasama siya, uulitin pa niya. Sabi pa niya, nakita mo, sister, na dulas ako dito, ganyan, no? Ah! Yung mga babae, ganun, di ba? Nakita mo, hindi mo nakita, uulitin ko. Ah! Di ba? Di ba? Ganun mga babae. O kaya, hindi sila gagalaw, maghihintay silang tulungan sila, di ba? Ganun. Kasi akala mo na disgrasya, yung pala yung hiya. Oh my God! Diyo pa naman yung crush ko. Ang mga lalaki, iba, pag na-disgrasya yan, maghahanap ng masisisi yan. Bang! Ba't basa dito? Di ba, ganyan mga, okay, tanyo, natatawa ko. Totoo eh, di ba? Totoo eh, di ba? Di ba? Di ba? Ang babae naghahanap ng fans, ang lalaki naghahanap ng masisisi. Ganyan, pag na-disgrasya. Pag na, bang, may nadulas. Ah! Pag di ka nag-church, hindi maganda ugali mo. Nakita mo. Pero pag siyempre, pag taga dito ka sa his life yan, siyempre, maganda breeding. Siyempre, ibang level na yun, di ba? Pag may nadulas, di ba? Lord, sorry. Di ba? I don't know. It runs in the blood eh. It runs in the blood. Hindi may matanggal eh. Ganun tayo eh. Ganun tayo eh. Kaya lang natin pigilin siguro sa ibang bansa, sa takot. Dito tayo sa atin. Ganun talaga tayo. Hindi natin. Siguro namana natin sa mga Spanish, Japanese, tsaka sa Americans. Tingnan ninyo, mag-Google kayo, mag-YouTube kayo na nga, funny videos. Puro aksidente. Di ba puro aksidente? Eh, basta sa iba yun, hindi nakakatawa yun. Tayo mga Pinoy, we are rated second happiest people in all the world during the 90s. I don't know about it now. Pero ganun tayo noong 1990s. Pumunta ka sa burol ng Hudyo. Walang tumatawa doon, walang ano, lahat nakaitim, lahat nag... Babasa ng Psalms na pang ano. Punta ka sa burol ng Pinoy. May nagigitara, may nagtutrutur consequence, may nagmonopoly, may nagtutongi. Trutur consequence, sino crush mo? Sino crush mo? Ibang lasa tayo mga Pinoy, hindi ko maintindihan eh. Di ba? Di ba? Hurricane Katrina, pinanood ko yung mga footages, pagdaan ng camera ganun. Sabi ng Amerikano, we've been hit by a hurricane. Pray for us, we need your help. Diba? Ganyan, diba? Sa mga Pinoy, dumaan yung undoy, hanggang dito yung tubig. Yeah. Huh? Isipin nyo, kanino galing yan? Kanino galing yan? Alam nga naman kay Satanas galing yan, hindi ako payag. Diba? Our ability to laugh at our despair, kanino galing yan? Strength natin yan eh. Kaya hindi tayo kaya itumba eh. Diba? Nindindihan nyo? Yung ibang bansa, konti lang damage nila. Kasi siyempre, napakayaman nila. Konting damage lang po. Magkalusan lang. Iyak na sila. Tayo mga Pinoy. Lusog-lusog na tayo. Tawa pa tayo. Tawa. Naintindihan niyo? Kay Lord galing yan. Kay Lord galing yan.
nakakatawa sa kanila, exaggeration, nakakatawa. Pakinggan nyo, easier for a camel to pass through a needle eye. Exaggerated? Yes, no? Yes, okay. You hypocrites, you keep noticing the speck of dust in your brother's eye, yet you do not see the plank in yours. Exaggerated? Alam nyo yung plank? Mga 2x8 yun. Ha? Ang laki nun. Sa mababaw na Tagalog, poste. Sabi ni Jesus, ikaw, ang hipokrito mo, hipokrito, ibig sabihin po artista. Kaya pag sinabihan kayo, hipokrito mo, ibig sabihin na artistahin ka. Hipokrito, thank you. Hipokrites sa Greek. No? Hipokrito, sabi ni Jesus, mga artista kayo. Sabi, hindi kayo, mga artista kayo. Puna kayo ng puna sa buhangin sa mata ng kapatid ninyo, tapos kayo, may poste kayo sa mata. Ha? Poste sa mata. Poste, hindi ba eksagerado yun? Kaya yung mga nasa paligid ni Jesus na mga karaniwang tao, tawanan siguro ng tawanan. Hindi natin naiintindihan. Kasi Pinoy tayo eh. Iba nakakatawa sa atin eh. Naintindihan nyo? Pero nung sinabi ni Jesus yun, hindi siya nagpapatawa. Sinabi niya yun kasi yun talaga yung gusto niyo sabihin. Kaya lang natatawa yung mga tao dahil yun ang kultura nila. Naintindihan nyo na? Gets nyo? Di ba? Natatandaan nyo yung mga bata pa tayo, may joke na, paano mo ilalagay yung elepante sa ref? Di ba? Ay, magka-batch! Ang lakas ng tawa. Bubuksan mo yung ref, lalagay mo yung elepante, sasara mo yung ref. Paano mo ilalagay yung giraffe? Bubuksan mo yung ref, tatanggalin mo yung elepante, lalagay mo yung giraffe. Di ba? Ganon. Kanya-kanyang culture yan eh. Sa culture ni Jesus, marami siya pong sinabing nakakatawa. Kaya nga yung mga bata, gustong-gusto si Jesus eh. Di ba? Sample, gusto niya? Handali. Mag-aano ko, maghati ako ng dagat. Gusto niya, handali. Pinagpa-practice ko sa sopas eh. Natindagat. Alam niyo ba ano? Kung anong una sinabi ni Moises nung, di ba lagi niya sinasabi nung matanda na siya, let my people go? Di ba? Alam niyo yung sinasabi niya nung bata pa siya, practice niya, let my puppy go. Joke po yun. So mandali po tayong manahimik, magbigay galang po tayo sa isang joke na binawian ng buhay. Di ba? Titoy! Pangalan ng puppet ko, Titoy. Sabi niyo, Titoy! Titoy, labas ka na dyan. Okay. Ako na naman. Pangatlo na to, ah. Nagre-reklamo ka? Hindi. Ayan. Okay, labas ka, ha. Magpapalakpakan sila. Okay. Welcome po natin yung best friend ko po, galing sa Pilipinas Got Talent. Ito, favorite puppet ko, si Titoy. Yeah! Wow! Titoy! Kuya Ruther! Oh? Kuya Ruther! Oh? Nakalutang ako! Nakalutang ako! The Conjuring! Ano ka ba? Dito? Huwag niyo ipapanood sa mga bata yung mga nakakatakot. Hindi ba? Titoy! Dito ka, magsalita ka dito. Sabihin mo sa akin, batiin mo silang lahat. Silang lahat? Oo, babatiin mo. Isa-isa? Gagagihin tayo dito. Batingin mo sila. Congratulations! Gigyan ng jacket yan. Ano ba? Sabihin mo. Batingin mo sila, magpakilala ka. Asi ko. Sabihin mo. Ano sasagihin ko? Sundan mo ako. Sundan mo ako? Hindi. Ako sundan mo. Okay. Sige, una ka na. Susunod ako. Sige na! Sabihin mo ganito. Sabihin mo, hello! Hello! Magandang araw po. Magandang araw po. Dito ka magsalita. Dito ka magsalita. Hindi! Ikaw dito. Hello, lakas oh. Okay? Yan. Sino yun? Titoy. Titoy. Lord! Lord! Kukunin niyo na ko ako? Siyang una! Ano ba? Tawang salita ka maayos. Sabi mo, hello! Hello! Ako po si Titoy. Si Ruther ka eh. Okay, sabi mo, ako po si Titoy. Ako po si Titoy. Very good. Very good. Ulitin natin ha. Very good. Isa ka? Very good. Ano ba? Saan ko ulitin? Ako po si Titoy. Ako po si Titoy. Yan, Christian po ako. Christian ka eh. Ikaw? Mo, Christian po ako. Christian ko ako. Ilan taong ka na? Sino ko? Ikaw?
Ilan taon ka na? 6. Ano gusto mong maging paglaki mo? 7. Ang corny nun, tinawanan nyo, yak! Eww! 6-7, eww! Ano ba? Hindi, pag malaki ka na. Malaki? Oh. Gano'n ko kalaki? Ganito sa akin. Ganyan? Oh. Pag ganito ka nakalaki, anong gagawin mo? Magda-diet? Titoy? Sensitive! Ne, pagtapos ka na sa school. Pagtapos na yung school. Tapos na school? O, pagtapos ka na sa school, anong gagawin mo? Uwi na. Uwi, ana! Uwi! Hindi, ano gusto mo? Gusto mo maging pastor? Yan. Ay, gusto ko yung pastor, Titoy. Po? Gagay na gagay sa suot ko. Magpapastor ka? Ako! Yan. Ang kakastor ako, lahat ng ngengro, bakit din? Papit din. Ang ganda, kag nilay hands nyo. Kag na-slain, hindi nyo kailangan saluhin. Bakit? Hindi na sakit. Tabog. Okay lang, Castor. Christian ka? Siyempre. Eh, di nagbabasa ka ng Bible? Ako. Sige nga, sige nga. Ano ko? Anong minemorize mo sa Bible? Sagi ko naglangkas ah. Oo. Itong usakan yung memorize. Hindi, dapat nang memorize ka. Ah, sige ko. Ah, sige, yan. Nagsasaulo ka ng Bible. Hindi ko kung nilalagay sa ulo, dito ko sara. Hindi ko magagasa. Sige, sige, anong memorize mo sa Bible? Ano gusto niyo? Ikaw, bala ka. John! John. John! John! Bakit? Andyan lang yun eh. Tulungan kita, tulungan kita. John 14:6. John 14:6. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Ako ang daan. Huh? Ako ang daan. Ikaw? Kailan pa? Pastor, sa daan daan! Dating daan na daw! Ikaw? Sino kasi kiguloy? Igadoktrina nito, Castor! Sabi mo! Ito rin sabi mo. Ako ang daan. Ako ang daan. Ang katotohanan. Ang katotohanan. At ang buhay. At ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tanga! Wala na, wala na. Maikli lang yun eh. Wala pa mas mahaba. Ay, ano ko? Sige. Psalms 119. Bo? Ako, favorite ko dyan, verse 105. Ikaw, anong verse? The whole chapter! Pinakamahabang ano yun? Pinakamahabang chapter sa Bible. I know! Sige, sige, sige. Psalms 119. The whole chapter. Yeah. Anong version yung minemorize mo? NIV. NIV, wow, ganda. NIV, sige. Psalms 100. Oh, English, Tagalog. Speaking tongues. Psalms 119. Kaya Ruther, interpret nyo. Hindi ko kaya. Pastor, kaki-interpret ko. Ano ba? Umayos ka. Nagpe-pray ka ba? Ako. Sige nga, pray ka nga. Ganto ko. Quiet! Nagpe-pray eh. Ito. Lord! Anong gusto mo? Hmm? Anong gusto mo? Ikaw kasi Lord! Lord ng Google! Kunin niyo na ko! Lord! Lord! Salangat ko sa His Light City Church. Huh? Ingatan niyo ko lahat ng taong nandito ngayon. Ingatan niyo ko lahat ng pastor na nandito. Pati ko si Kuya Ruther. Ay, thank you. At higit ko sa lahat, ingatan niyo ko ang sarili niyo. Lord, nag-ingat po kayo. Ano? Kung nagkasakit ko kayo,
patay kaming lahat. Hindi magkakasakit yun. Diyos yun eh. Concern lang. Christian, Christian ka, di ka concern. Kuro kayo, hingi, hingi, hingi. Kumustahin nyo naman. Oo nga naman, daddy natin si Lord, di ba? Kung parent ka ba, gusto mo puro hingi lang. Wala man lang expressions of affection, di ba? Lord, I love you. What? Lord, thank you. Yeah. Ingat. Ano yung ginawa mo? Ha? Ano yung ganun? Ingat! Ano nga yan? John Lord! Ah! By Je- ano by Jesse? Kinom ka ng tablet pag may sakit ka? Ako. Pag masakit ulo mo. Anong paborito mong tablet? Samsung Galaxy. Yung iCard niya niya, ganda rin. Pantanggal na sakit ng ulo. Oo! Paano? Yan kasi sa ulo niyo! Tanggal sakit ng ulo niyo. Ate! Girl ka ko, girl! Bakit? Kung makatawa, alam mo, construction worker. Sabi niya, ha, 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 ha! Easy lang! Dito eh. Baka may mga bata dito. Sabi mo sa mga bata, sabi mo, mga bata! Mga bata! Huwag kayong matakot. Bakit? Kasi nagsasalita ko eh. So? So, basta sabihin mo, mga bata. Mga bata. Huwag kayong matakot. Huwag niyo siyang tingnan. Tao yan. Ano ba? Sensitive. Basta sabihin mo, mga bata. Mga bata. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Papet lang ako. Hmm? Papit lang ako. Sama ka? Oo. You look so real. Titoy. Made in China ka. Ano ba? Hindi ako yung papit, ikaw. Bakit? Oh, ako? Oo. Tao ko. Hindi, hindi. Papit ka. Tao. Papit. Tao. Hindi, parang tao ka, pero papit ka. Hindi ka tao. Parang tayo mga tao. Kinapit tayo sa Diyos. Dapat parang Diyos tayo. Ba? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Hmm. Ikaw, ganun. Ginagaya mo tao. Parang tao ka. Pero... Hindi ka tao. Hindi, ano ba? Hindi ka tao. Hindi, para... So, nagigisagin. Ang liar, ang liar. Ang liar! Dito, okay lang yun. Uy, Christian na yun, ha? Si I'm a liar. Okay lang, sabi mo sa kalang lahat. Sabi mo, his life. His life! Yan, ha? Oh, pastor! Pastor! Dito. Dito ako magsalta. Huh? Dito ako magsalta. Pastor, dito daw kayo magsalita! Liga, huwag kayong nahiya! Sa inyo ito eh. Sabi mo, pastor! 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 Salamat po! Sumuko ka na! Nakakaligiran na kita! Huwag ka susuko! Sabi mo, Pastor! Pastor! Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Pastor! Oh, thank you po. Akit lang daw ako, Pastor! Ano? Akit lang daw ako! Uy! Hindi daw ako tao! Titoy! Nagingin na sinagay! Uy! Uy, sinabi? After all these years. Titoy. You had me at my desk. Ano pinagsasabi mo? Alam mo, Titoy, we've been together for a long time. Don't you even trust me? Trust? Big word. Maka John Lloyd kayo, ha? Titoy. Titoy. Akit lang ako eh. Okay lang yun. Hindi na ako maliligtas. Titoy, umiiyak ka ba? Tumatawa ako. Galito ako tumawa. Titoy, tinamo ko. Don't touch me.
Titoy, ha? Titoy, hawak ka ng hawak eh. Ano to, may husband slugger? Ano ba? Sorry naman. Sorry. Sorry. Bakit lang ako? Uy. Kaya ka lang kag naliligo ako. So asin-asin. Sagi mo, natural lang yun. Sagi ko maligo. Nakakalunok pa ako ng sagon. Ang hirap! Tungatawa ko kayo. Akala ko, Christian kayo. Titoy. Pastor, sagukan nyo. Magawa talaga kising kayo. Sa wasing-asing. Ang saya nun, kakatid. Huhugasan ko kasalanan mo. Grrrr! Ano, malinis ka na? Sorry naman. Sorry? After all these years, sorry? Ito naman eh. Sorry lang, gati na tayo? Oo. Okay. Gati na tayo? Gati na tayo. Sandali mo kausap. Christian ako eh. Sige ko, dito na kayo. Ililay hands ko kayo. Offering muna. Ano pinagsasabi mo? Ngayon na, okay to, bago tayo magpaalam. May share kami sa inyong story. Ayo, alam niyo sobrang importante na nakikipagkwentuhan kayo sa mga family members niyo, particularly sa mga anak ninyo. Kung meron na kayong anak, makipagkwentuhan kayo. Mga anak, makipagkwentuhan kayo sa parents niyo. Bakit? Kasi hindi naman tayo habang buhay magkakasama eh. Alam niyo ba, nadidevelop yung unconscious, tsaka yung power ng subconscious habang tulog. Di ba yung mga bata, sila yung nagpauso ng ano, Mommy, Daddy, read me a story. Hindi naman yung pinauso ng matatanda eh. Mga bata nagpauso niyan. And God designed it that way for a reason. Kasi kung ano yung huling ginawa at huling nakita ng bata bago siya mag-retire sa gabi, yun ang baon niya. Kung ilang oras siyang tulog, nadidevelop yun sa subconscious niya. Kaya yung iba, kahit hindi nila katabi yung parents nila matulog, basta nakwentuhan sila bago matulog, sa utak nila, magkatabi sila. Naintindihan niya? Okay. So, ganun, yun, sobrang importante nun. Kaya tayo, kayo, I know it's important to pray in the morning, but I'm also reminding you, it's very important to do it before you sleep. Pagtulog nyo, para yun ang baon nyo pagtulog nyo. Kung basura ang huli nyong nakita o ginawa bago kayo natulog, walong oras yun dun. Imagine, walong oras. Diba? Naintindihan nyo? Yung mga bata, huwag nyo pabayaan sa mga online games tsaka mga kung ano-ano lang bago matulog. Dapat kayo kausap bago matulog. Naintindihan nyo? O kaya ito, magkukwento tayo sa kanila. Kikwentuhan ko kayo. Yan. Tapos, matulog na kayo. Anong pangalan ng kwento mo? Ang kwento ni Pastor Anthony. Si Pastor Anthony? Ako. Close kang ganyan. Long hair yan dati. Rakista yan. Pastor, I love you. Huwag ko kayong magalit sa akin, ha? Joke ngayon. Yes, sige. Ang kwento ni Pastor Anthony. Gaw. Ang kwento. Ang kwento. Yan. Ang kwento. Ang kwento. Sige na, ano ba? Ang kwento. Nikastang. Ano ka ba? Wala na tayong time. Hinto ka ng hinto. Inom ka ng inom eh. Hindi ka pa pwede magsalita habang umiinom ako. Malulunod ka.
Niligtas ko ang buhay niyo. Christian ako eh. Ready. Ang kwento ni Castor Anthony. Alakaan. Unang araw ng Setyembre. Taong 2013. Isang araw na kasaya. Doon sa His Life City Church, kami ay nagpunta. Ang sabi ko kay Pastor Anthony, Pastor Anthony, Pastor Anthony, sana ko nagkwento ko. At nagkwento si Pastor Anthony. Ano yung kwento niya? Ang kwento ni Pastor Anthony. Unang araw ng Setyembre, taong 2013. Isang araw na masaya. Doon sa His Life City Church. Titoy. Kami ay nagpunta. Ang sabi ko kay Castor Anthony, Castor Anthony, Castor Anthony, sana ko magkwento ka. At nagkwento si Castor Anthony. Ano nga yung kwento niya? Ang kwento ni Castor Anthony. Unang araw ng Setyembre. Taong tuta. Masakit na siya ko. Niloloko mo ako eh. Huh? Niloloko mo ako eh. Kanina ka. Tiga dito. Ba't ganyan ako? Ito daw ni Pastor Anthony tungkol sa His Life City Church. Paulit-ulit, hindi natatapos. Eh kasi ko, ganyan din ko ang pagmamahal sa atin ni Jesus. Ulit din. Hindi natatapos. Thank you ko. Magbabaw ka. Palakpak sila. Okay. Ready. One. Kao. One, two, three. Okay. Ready, one. One, two, three. Ang gulagong kausak eh. 1, 2, 3, 1. Yan. Maraming salamat po. Ako po si Kuya Ruther, ang inyong pong kapatid sa Panginoon at kapamilya, galing sa Manila. Ako po si Titoy. Galing sa Sangaleta. Thank you, Titoy. Ayan po si Titoy. Yan, one of my many puppets, pero ito yung strongest personality kasi ang tagal ko na niyang kasama. Ang tagal ko na niyang dinidevelop. No? 1999 ko ito kasama. 3 years old pa lang siya noon kasi hindi ko pa kayang magsagutan ng mabilis. No? So, kaya mabagal pa siya, baby pa siya. No? Tapos ngayon marami na sila. Meron pa nga akong marriage counselor, lolo niya. Very old man. No? Tapos iba-iba may mga hayop. May mga, basta 10 sila, lahat letter T. Titoy, Tom-Tom, Tango, Telo, Teddy, lahat letter T. It's my simple way of reminding myself of the grace of Jesus for me, because the letter T resembles the cross, di ba? So, and I'd like to give that as a tip to the young people: surround yourself with reminders of Jesus for you, things to remember Jesus by. Palibutan yung sarili nyo, kasi wala naman dito yung tunay na buhay. Eh. Kaya nga celebration ang tawag natin dito. We celebrate here what God has done for us outside. So paglabas natin doon, paano tayo? Importante 'yun. 'Di ba? Kaya palibutan niyo sarili niyo ng Jesus. Ha? Para paglabas niyo doon, medyo maganda-ganda laban natin, ha? Hindi na niyo po. Na. Ito si Titoy, pansin niyo siya. Binitawan ko siya. Hindi ko yan binibitawan, siyempre kapag sa mga kid show kasi baka akala nila namatay. Kasi one time doon sa kabanatuan kila Pastor Leia sa high school, binitawan ko to, umiyak yung nasa harap ng high school. Sabi niya, ay, namatay. Naiyak talaga yung bata. Namatay, nakita ko siya, sabi ko. Pero sa totoo, partly, totoo yung sinabi ng bata, namatay. Kasi pag hindi ko siya hawak, hindi siya buhay. Pag hindi ko siya hawak, hindi siya buhay. Ako yung nagplano sa kanya, ako yung nagdesign ng personality. Kami pong mga ventriloquists, particularly the ones who can really do it, no? Kami po sa November 16, meron kaming yung top 3 ventriloquists ng Philippines, meron po kaming show sa CCP November 15 and 16, Oni Carcamo, Juan Lu, and me.
Onikar Camus is a very good writer. He writes for John Santos. He mentored Juan Lu of Talintadong Pinoy. Siya ang nagturo dun. Tapos si Juan Lu is my senior sa magic industry because I also do magic. No? Pero huwag na natin pag-usapan yun. Baka dogmatic yung iba sa magic. No? Pero it's an art form. Tapos, me, I'm the youngest. Pero nasa gitna ako ng dalawa. Senior ako ni Juan Lu. Kasi 1990s pa ako nag-start sa puppetry. 12 years old pa lang ako, nagpa-puppet na ako. So, ang tagal na. Mga 6 years na. Tapos, ang tagal na nitong pinaghihirapan ko. Tapos, paganda ng paganda yung storyline niya. Nagsusulat kami, bakit kami magkasama? Kailangan may story eh. Hindi pwedeng nabasa mo lang sa jokebook, kukopyahin mo, hindi. Kailangan may story para may pag-uusapan kayo. Kami, pareho kami Sunday school kid. Magkaiba kami ng batch. Teacher na ako nung nakilala ko siya. Ganun kami, okay? So kaya kulitan namin, meron talaga kaming special set na mga Christians lang ang makakaintindi. Ha? Naintindihan niyo yung mga speaking tongues joke, yung mga ganyan. Mga Christians lang makagets niyan, di ba? Kasi Sunday school kid siya eh. Okay? Tapos, so ganun. Meron talaga siya sariling personality. Hindi ko ito pwede ipahiram sa iba. Hindi ito pwede paglaruan ng iba, tapos bigyan nila ng ibang personality. Hindi, kasi ako nag-design. Tapos, tinan niyo siya, ang ganda ng damit, di ba? Diba? Actually, mas maganda pa yung bihis. Ang ganda ng bihis niya. Mas mahal pa yung bihis niya, yung buong yan, kaysa sa suot ko. A designer, ano to eh? Jovan de la Cruz. Yung designer sa Star Magic. Itong suit niya, Jovan de la Cruz. Onesimus yung pants, yung shoes, floor shine. Hindi dahil maluho ako. Naghahanap ako talaga ng talagang pagtinin na mo talaga, parang tunay siya. Pero naghahanap ko yung saktong-sakto, yung hindi mukhang hand-me-down. Nagaling sa bata, pinahiram sa puppet. Hindi, anong gusto ko talagang ginawa para sa kanya. Pero pag ito, napunta sa iba, na hindi nila to alam. Hindi nila alam, wala silang idea kung ano to. So tingin nyo, bibigyan nila ng parehong value. Ha? Tingin nyo, bibigyan nila. Hindi. Bakit? Hindi nila alam eh. Kasi hindi kanila eh. Hindi sila nag-isip. Hindi sila may-ari. Diba? May question ako sa inyo. Kanino kayo? Sino nag-isip sa inyo? Sino may-ari sa inyo? Sino po? Sino? Sino? Nakakahiya ba? Sino po? Si Lord po, si Jesus ang may-ari sa'yo. Kung mapupunta ka ba sa iba, alam ba nun? Kung alam ba nung iba yung halaga mo? Ha? Si Jesus lang ang nakakaalam ng halaga mo. Kasi si Jesus naman talaga gumastos sa'yo eh. Ha? Over and over again, sinasabi ko ito. Si Jesus lang yung makakaintindi at magpapahalaga sa'yo ng talagang totoo mong halaga dahil si Jesus yung nagplano sa'yo. Si Lord yung nag-design sa'yo. Kay Lord ka. Huwag kang magpapahiram sa iba. Tinan mo yung mga hiniram ng iba. Ano nangyari sa kanila? Whitney Houston used to sing for the church. Whitney Houston was a church choir. Tinan niya yung nangyari. Nakakalungkot talaga. Tara, nadurog ang puso ko nang nalaman ko. Kasi I was in the music ministry. Parang, ma-imagine mo, parang ano ba? Ano nangyari? Parang sana nung kumita na siya, bumalik na siya sa church o sana ginamit yung influence niya para makawin ng tao. Ano nangyari? Diba? Sana kung fame lang talaga ang magfulfill sa tao para tayo sumaya kung riches, kung yaman, kung pera, eh bakit si Lindsay Lohan lagi sabog? Ha? Isa na yata yan sa pinakamayamang bata sa buong mundo. Alam niyo kung ba't yung mga addict lagi silang sabog? Alam niyo kung bakit? Alam niyo? Hindi ako addict, no? Pero naiintindihan ko. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sabog ka, wala ka sa reality. Wala ka sa reality. Meron kang ibang dimension. Iba nakikita nila, nagtitrip sila. Bakit sila ganun? Kasi ayaw nila nung reality nila. Isipin mo, yung sitwasyon nila, pinapangarap ng napakaraming kabataan, tapos ayaw nila nun. Kasi hinabol-habol nila yung buong buhay nila. Pagdating nila dun, ito lang pala yun. Ito lang pala to. Ang dami natin inahabol sa buhay, hindi natin naiintindihan. Pagdating mo doon, ito lang yun. Lalo na kung wala si Jesus doon, sasabihin mo talaga, ito lang yun. Nasayang yung oras ko paghahabol dito. Ito na yun. Ang dami nagsasabi sa akin, uy, natapad mo na yung pangarap mo. Lalo, year 2010, year 2011, we were always on TV. Hindi kami makalakad sa mall lang, hindi kami habulin para magpa-picture. Naiilang na nga ako, biglang may kikis sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Pinagtitripan ba ako ng mga tao? So, siyempre, parang siyempre, pag si Piolo Pascual, hinilagan pa, alam agad ni Piolo, pinilagan siya kasi pogi siya. Eh, pag ako, hinilagan, wah, dititili yung babae. Iniisip ko, ano kaya iniisip nun? Siguro iniisip na, ha, akala niya pogi siya. Ano ba?
Tapos mayroon isang babae na meet ko, kasama ko pa yung misis ko, muntik na siya maiyak. Ruther, talaga nagtitiri eyes na siya, nakapila ako sa sinian. Nagulat ako kasi nakatingin siya sa akin, sabi niya, "Ruther, is that you?" Sabi ko, "Yes." Tapos hawak siya sa akin ganyan, tapos naiiyak na siya. Tapos hawak ako ng misis ko, tapos yung misis ko nakatingin, sabi ko, inisip ko, baka sampalin ako ng misis ko. Sabi, "Yes, I just want to tell you, you're such an inspiration. I watched you in Filipinos Got Talent, ganyan, ganyan, ganyan." Sabi ko, may ganito kami epekto sa tao? May ganito pala kami epekto? Hindi ko alam. Tapos may nagsabi sa akin, "Alam mo, grabe, grabe ka, tol. Natupad mo na yung pangarap mo. Natutuwa ako sa'yo." "Anong pangarap?" "Nang nasa TV ka na." "Hindi yun yung pangarap ko, ang babaw naman. Nasa, talon lang ako sa building, nasa TV na ako eh." "Ang gusto mo lang talaga ma-TV, mag-jaywalking ka, di ba?" "So, ang dali-dali ma-TV, ano ba? Ang babaw naman tingin ninyo sa buhay." "Di ba? Di ba, parang, di ba yun ang maril sa Connecticut, na-TV din? Mababaril ka lang, mati-TV ka na eh. Sirahin mo lang buhay mo, mati-TV ka na." Hindi naman yun eh. Hindi yun. May maintindihan mo lang talaga yung totoong value mo, talagang pag naki-Jesus ka. Yung mga tao, yung walang Jesus eh. Nasa kanilang lahat, pero kulang, wala si Jesus eh. Ito, idamit mo dito lahat, gawin mong Hermes yung bag niya, gawin mo yung Louis Vuitton, lahat-lahat. Tapos hindi ko hahawakan, gagalaw ba yan? Hindi yan gagalaw pag hindi ko hinawakan. Maging existing pero lifeless, display. I'm sure all of you are getting the sense of what I'm saying. Diba? Kahit naman tayo talaga humiga tayo sa ginto. Kung wala tayong Jesus, you know for a fact na pag mag-isa ka na lang sa kwarto, pag tapos na yung mga inuman, tapos na yung mga singalong, tapos nagbaklas-baklas na yung magbabarkada, tapos uuwi ka na ulit mag-isa, tapos pag mag-isa ka sa kwarto, alam mo, di ba, lungkot-lungkot, di ba? Ang lungkot! Walang Jesus eh! Inoobserban ko yung mga tao sa mundo, alam nyo, pag nagsiselebrate sila kasi pinipilit nila sumaya. Nagiinuman sila, nagsisingalong, kasi hindi sila masaya, pinipilit nila sumaya. Tayo dito, kumakanta tayo kasi masaya tayo. Kasi may Jesus tayo eh. Okay. Last 2 minutes. Di ba sabi ko ito ginagastosan ko, di ba? Gusto ko lang i-remind sa inyo kung ano yung binayad ni Jesus. Lagi-lagi ko sinasabi, especially sa mga youth, alam nyo, ang hirap-hirap nating mahalin. Ang hirap. If you think what Jesus did for you, saving us, di ba? "Lord, thank you for saving us." If you think that was easy, think again. It was never easy. That salvation, although we didn't have to earn it now, but someone paid for it dearly, and it was never easy. It's never easy. It wasn't easy for God Himself. In fact, bago mag-flood, di ba, nagsisi pa nga si Lord, ba't niya pa nagawa-gawa yung tao? Dahil sobrang upset na siya sa tao. Tapos sige, He didn't give up. Sige, tuloy pa rin. Naspot niya si Noah. Sige, Noah. Sumunod si Noah. The salvation of humanity hangs in the balance of Noah's obedience. Nung sumunod si Noah, naspot niya si Abraham. Tapos nakita mo kung may magre-respond dun sa salvation na i-offer niya. Tingnan nyo, halos parehong-pareho yung ginawa nila. Yung pinagawa niya kay Abraham, halos parehong-pareho ang gagawin niya. Di ba? Pansin nyo? Di ba? It's like a representation or a test. I don't know. Tapos pagdating kay Jesus, tingnan niyo yung huling-huling prayer ni Jesus bago siya nagdagdag sacrifice. Sabi niya, "Father, if nothing is impossible with you, please let this cup pass by me, but not my will but your will be done. Pinag-uusapan namin ni Pastor Ruth, 18 seconds lang yung prayer na yun eh. Balikan nyo. Sa Mark tsaka sa Luke, 18 seconds lang pag binasa mo. 18 seconds. Pero pagbalik nyo sa mga disciples niya, sabi niya, "Ba't natutulog kayo? Can't you keep watch with me even for 1 hour? What does that tell you? Jesus has been away for more than an hour. He was praying, a very short prayer, and it took him more than an hour. And he did that 3 times. And yung unang-unang word ng prayer niya, Abba. Abba, when Jesus prayed for the food, when He fed the 5,000, He just said, Father. When He prayed for something else, He just said, Father. When He taught us how to pray, He would just open with, Our Father in Heaven. When He prayed, when He was down on His knees and He was really depressed, I'm telling you, He was depressed. The first words He said to His disciples when He turned to them before He prayed, pagdating na pagdanalin niya sa Gethsemane, ang sabi niya, "My heart is filled with sorrow to the point of death." Let me say it in Filipino para mas malinaw. Sobrang sama ng loob ko. Halos ikamatay ko. Imagine, Jesus, the very source of peace,
the peace that surpasses all understanding. At that very moment, he was rattled. And he was really, really rattled. Hindi yun for learning object o ano, it wasn't for show. It wasn't for educational purposes, no. It was real. He was about to pay the price and he knew. And that was one of the rare moments when Jesus prayed, starting with the word Abba. Abba. Abba, Father. Nothing is about Abba. Abba is daddy. Term of endearment. Abba is Papa. Papa. This was personal. Hindi ito theology. No, this is personal. This was personal to Jesus. Sabi niya sa tatay niya, tay, pa. Hindi na to prayer na prayer, prayer lang. Personalan na to. Sabi niya, pa, pwede, naglalambing na siya. Kasi alam niyo, si Jesus, nakatira sa heaven yun, di ba? Di ba si Jesus, part ng Trinity? Si Lord, all-knowing siya, all-knowing. He knows everything. But he does not experience everything firsthand. Until Jesus came. Do you realize that? Alam ni Lord na may tao naghihirap, alam niya yun. Alam ni Lord na may tao, alam niya yun. Pero naranasan ba niya? Hindi. Naranasan lang niya nung dumating si Jesus. I'm not trying to make you feel bad. I want you to learn it further for you to understand better, for you to appreciate better. Did you know that Jesus, based on the scholars' studies, Jesus suffered 600 plus open wounds. 600 plus open wounds. Hindi pa kasama yung long walk from the city to Golgotha. Hindi pa kasama yung 600 plus open wounds. Hindi pa kasama yung emotional torment kay Jesus. Biro mo sinabi niya yun. Sama ang bigat-bigat ng loob ko, sikip-sikip ng dibdib ko, sama-sama ng loob ko, halos ikaw matay ko. You remember your very first heartbreak? Times 10. Probably times 100. You remember the first time na may namatay sa family nyo? Wala yun. Wala yun sa bigat na na-experience ni Jesus. Sobra. Ang hirap nating mahalin. Kasi ang mahal, mahal, mahal nating mahalin. Ang mahal nating mahalin. But the Father and Jesus, God, chose to love us. Just the same and nonetheless. Kahit na gaano kamahal. Ang mahal, mahal, mahal. Kaya pag tumatawa ako, ini-enjoy ko kasi iniisip ko ang mahal nitong tawa ko. Binayaran to ni Jesus para makatawa ako na ganito eh. Ang mahal. I want you to close your eyes. Close your eyes. And think of all the times Jesus has reminded you of His love for you. All the times, God has interrupted. God came in between. All the times He came through for you. Had it not been, kung hindi dahil sa'yo, Lord, siguro, kung hindi dahil sa'yo, ganito na, kung hindi dahil sa'yo, ganito na. Kung hindi dahil kay Lord, siguro addict ako. Kung hindi dahil kay Lord, siguro pedicab driver pa rin ako hanggang ngayon kasi ako sa pedicab driver in high school. Kung hindi dahil kay Lord, wasak ang pamilya namin. We used to be a broken home. Kung hindi dahil kay Lord, hindi ako nakapag-asawa o nakapag-asawa man ako, siguro hiwalay na rin kami. O hindi dahil kay Lord, karamihan sa atin siguro dito, patay na. Hindi dahil kay Lord, ang dami na bumigay sa mga suicidal tendencies dito. Diba? Kaya lang naalala mo, there's one moment may mag-i-spark lang sa'yo. Maalala mo, sinabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Whenever you partake of that communion, look at it from a different light. When Jesus said, do this in remembrance of me. It's not just for ceremony, no. He knew he was about to do the greatest sacrifice humanity will ever see. And he was telling his disciples, on behalf of humanity, huwag ninyong kakalimutan. Ikalat ninyo, remember me, remember Jesus.
do not forget. May gagawin akong matinding-matindi, ha? Huwag na huwag ninyong kakalimutan, ha? That was Jesus' intent when He said that. He was about to buy us back, and He did. He did. Thank you, Lord, for this love. Thing hindi namin maintindihan, Lord. Unfathomable. Hindi basta hindi namin maintindihan. Sobrang-sobrang love mo kami. Maraming salamat po. Thank you for this love for us, Lord God. I just wanted to say, Lord, thank you for the love. Lord, thank you for the love. Let's all rise. Let's all rise. Thank you for the love, Jesus. 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 Alam niyo, sa lahat ng Diyos sa buong mundo, wala nang ibang makakaintindi sa'yo. Si Jesus lang. Kasi lahat ng pwede mong daanan, dinaanan ni Jesus. Lahat. Para makarelate sa'yo, para maintindihan ka, para tuwing lalapit ka, sasabihin sa'yo ni Jesus, hindi ka nag-iisa. I know exactly how you feel and I am with you. To those of you who have heard about this Jesus, the real Jesus, if you have heard about the real Jesus just today and you want to make that commitment, you want to say, you want to tell yourself, I want to obey, I want this Jesus. If you want that kind of Jesus, yung Jesus na nakakaintindi sa'yo, yung Jesus na nakaka-relate sa'yo, yung Jesus na nagbayad para sa'yo, yung Jesus na nag-struggle ng totoo struggle para sa'yo, yung Jesus na ibinigay lahat para sa'yo, pinagpawisan ng dugo para sa'yo. If you want that Jesus, raise your hand. Raise your hand. It's not for show. It's just an expression. It's like telling, Lord, you love me. Okay, I'm raising my hand because I love you too. I love you too, Lord. If you want to say, I love you too, Jesus, just raise your hand. Raise your hand if this is your first time or you want to renew your commitment. You want to say, Lord, I love you too. Thank you for the love, Lord. I love you too. Just raise your hand, all right? And we are opening the altar. Everybody close your eyes. We are opening the altar. Those of you who would like to approach the altar to make that commitment, we would like to encourage you to do so. This is the best time. I know we Filipinos, we have that culture na nahihiya tayo. It's okay. Kailangan natin yan eh. But not today. Not now. Not today. Jesus is waiting for you. The altar is waiting for you. Everybody, the altar is open. If you want to make that commitment, gusto mo sabihin kay Lord, Lord, I love you too. Yun lang. Sabihin mo lang, Lord, I love you too. Lumapit kayo dito. Join us. Join us. The altar is open. Hallelujah. Yung mga gusto pong mag-accept kay Lord, raise nyo lang po yung hand ninyo. Raise nyo lang po yung hand ninyo. Raise nyo lang po yung hand ninyo. We are opening the altar for you. This is your moment. This is your brand new start. Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Mahal po ng binayad sa inyo. Thank you for making that commitment. You owe it to yourself to make that commitment. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Congratulations po doon sa mga tatanggap kay Lord. Pray this prayer with me. Pray this prayer with me. Sabi niyo po, Dear God. Dear God. Thank you so much. Thank you so much. For loving me. For loving me. For paying for me. For paying for me. Paying for me dearly. Paying for me dearly. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. For putting so much value in me. Putting so much value in me. Thank you so much, Lord. Thank you so much, for Lord. Jesus dying for me. For Jesus dying for me. And resurrecting for me. And resurrecting for me. Forgive me of my sins. Forgive me of my sins. I open my heart, Lord. I open my heart. You are welcome to come in. You are welcome to come in. Come in, Lord. Come in, Lord. And rule my heart. And rule my heart. And rule my life. And rule my life. Be my number one. Be my number one. Be my God. Be my God. Be my best friend. Be my best friend. Be my father. Be my father. Be my guide. Be my guide. From this day on. From this day on. Until forever. Until forever. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. It's such a happy day today. Hallelujah! Hallelujah! Bless you, Jesus. Give the Lord a big, big hand of praise. Palapakan po natin si Lord. Come on, let's give God praise.
Come on, church, let's worship God today. Lift your hands and worship Jesus. Jesus, we honor you today. From my heart, come on, to the heavens, Jesus be the center. Lift your voices to Him. Jesus be the strength. Oh, Jesus. It's all about you. Yes, it's all come on, lift it up. Lift your voices. Without you, we are nothing. Oh, Jesus. All about come on, worship Him. From my heart. Thank you for the revelation of your love to us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, that we will never, never for a single moment doubt our value, Lord. We will never, Lord, for a single moment doubt, Lord, your grace and your love for us today, Father God. We have a greater appreciation of your love for us, Lord. Thank you, Father God. And we honor and bless you. And we love you today, Jesus. Thank you, Jesus. For this is how we know what real love is, Lord. Jesus Christ laid down His life for us, Lord. And we thank and honor you, Lord. Help us to always see that every single moment of our lives, Lord. We thank you and we honor you today, Lord. We give you praise. We give you honor. Pwede ba natin palapakan si Lord ngayong umaga? Come on, church, give God a mighty, mighty clap offering today. Come on! Sige po, palakpakan natin siya ng buong lakas, buong puso. Hallelujah! Amen, amen. Sino po ngayong umaga ito ang na-empower, na-inspire, at na-bless? Pumalakpak naman uli dyan. Come on! Are you blessed today? Could you please tell your neighbor, I am blessed. Come on! Oh, yes, Lord. Sino po na-bless kay Ruther at kay Titoy? Are you blessed? Wow. Ruther, would you please come upwards? And Sister Jean, would you please come? And we would like to speak blessing. We are a church that knows the power of blessing. So be blessed po natin sila. We were blessed and we were inspired. So today, we would like to speak that blessing to them. Amen. Amen. Wow, praise God. Naniniwala na po ba kayo talaga na walang imposible kay Lord? Sino po naniniwala na walang imposible sa Diyos? Hallelujah.
Just look at Sister G. Come on. Praise God, praise God. Kayo kaya with the single people in the house, wag ko kayong mawala ng pag-asa. Hallelujah. With God, all things are possible. Magsabi naman ng malakas na amen dyan. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, nung makita ko si Ruther, ganun ako mag, wow talaga, Lord, wala talaga imposible. So, sabi, I was really, wow. Hallelujah. Praise God. And kasi po, alam ko lang ho kasi sa picture, yung si Ruther tsaka si Tito. I've never met his wife, but you know, first time ko na-meet siya talaga, wow. It is really an inspiring story. Hallelujah. Let's, come on, stretch your hands of blessing towards Ruther and Sister Jean today. And of course, as the Lord continuously uses them, you know, with Titoy and all the puppets that has been a part of the life of Ruther. Father God, today, Lord, we are a church, Lord, that understands the power of blessing and prayer. Today, Lord, as a whole church, we want to release, oh God, your grace, Lord. Sustaining, overflowing grace, Lord God, upon Ruther and Sister Jean right now. Lord, may you continuously increase the anointing, oh God, to inspire, to influence, to touch people's lives, oh God, by the kind of gift and anointing that you have given them, Father God. Today, oh God, today, oh God, I pray in Jesus' name, Lord, that, Lord God, as I pray for them, Lord, you will open up, Lord, doors of opportunity, Lord. You will bring them to the next level of anointing, next level of favor and power upon their lives, Father God. Bless them, oh God. May your anointing, may your presence be with them as they minister, oh God, not just to hundreds of people, but with thousands of people, Father God, even globally, Father God. Anoint them and bless them in Jesus' name, Lord. Provide for all their needs. Protect them, Father God. Bless them, Father God, in Jesus' name. Father, we thank and honor you, Lord, for such a life, such a gift, Lord, that is being used for your honor and for your glory. Lord, today, Lord, nagkaroon kami ng panibagong appreciation ng aming values sa inyo, Lord. Thank you, Father, that without you, Lord, we are nothing, but with you, we are everything, Father God. We thank you. We honor you today, Lord. Oh, God, and we understand that, Lord. Oh, God, it is an honor to bless you. It is an honor to give you praise and glory in our lives, Lord. Oh, God, we thank you and we honor you today, Lord. Lift your hands. I want to bless you with a prayer. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord bless you with his abundant grace, with his overflowing love. The Lord bless your family. The Lord bless you with favor, with success. The Lord bless your finances. The Lord bless your life today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lahat po na na-bless, magsabi ng Amen!